okay technique para laspagin mo ang real estate business mo? Kasi ganito, ang mga Filipino napakahilig na mag-hoard, lalo-lalo na pagdating sa mga properties. Usually hindi naman kasi yung mga market na bumibili ng mga properties, lalo na lupa, ibig condo, residential, ay mga tao din na nasa ibang bansa usually kasi wala naman silang magawa dun sa mga properties nila eh. Ngayon, ang iniisip nila, ang kikitain nila ay manggagaling doon sa appreciation pagdating ng panahon doon sa mga properties nila. Now, the thing is, pagdating sa mga lupa, kung antayin mo lang yung appreciation ng value ng asset mo, napakatagal ng panahon noon at napakadaming nangyayari pagdating sa lupa. Meron kang pwedeng magkaroon ng illegal settler, mga squatter, ganyan. Pwede din na may makain sa lupa mo. Kahit magkaroon ka pa ng boundary, tatlo, baka hindi mo alam yung mga status ng lupa mo sa paligid, yung mga nagiging kapitbahay mo, hindi na maayos, di ba? So why not? Number one, okay, why technique? Paupahan mo na. Kasi lupa naman, hindi naman niya malalaspag eh. Di ba? But pagdating sa mga kondo, sa mga bahay, problema ko dyan, sinasabi nila malalaspag. But the thing is, kailan mo kakailanganin yan? And madami kang option na pwede mong sanang pagkakitaan, lalo na pwede mong padamihin yung magiging properties mo kapag nagpaupa ka. Bakit? So again, number one, paupahan mo na yan. Second, kapag kumikita ka na dyan, ang nangyayari, pwede mo siyang i-represent na bilang another source of income mo. Mas mataas yung income mo, anong pwede? Anong mangyayari? Tingin mo? Makapag-loan ka? Let. Oo. To procure another? Land or ano, real estate asset. Di ba? So, mas dadami pa. And here's the thing, kapag kasi na-practice mo, which is ikatlo, yung pagpapaupa, ang mangyayari in time, magkaaran ka ng ganung klaseng skill eh. Magiging maggaling ka na pagdating sa pagpapaupa. And kapag umuwi ka ng Pilipinas or natapos ka ng trabaho ng retire ka, sa tingin mo ba makakatulong sa'yo yung one time na pera? At some point, diba? Saglit lang. Saglit lang. Depende kung gano'ng kadami. Pero mauubos ba yun? Oo, mauubos. One way or another. Either papamanan mo, kung hindi, magkasakit ka, problema, doon ka magdidepende, eh paano yung pang-araw-araw mo na buhay? Eh what if, na-develop mo na yung skill mo na sa pagpapaupa, na dumating yung panahon na mag-retire ka, umuwi ka sa Pilipinas, kung OFW ka, kung retired employee ka dito, eh di okay. Ang nangyayari, meron ka on a monthly basis na pinagkakitaan na para siyang dividend, good as cash. Diba? And, what if, hindi mo na kinailangan? Tapos na. Anong mangyayari? Pwede mo siyang ipamana yes. Or pwede mo siyang ibenta. Yes. So, yan yung mga laspag techniques natin okay. Pagdating sa gagawin mo okay-okay yung lupa.